Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa High School League, nagawang makapuntos ng Shouku laban sa mahigpit na depensa ng Roman sa kanila. Na talaga namang ikinagulat ng mga manonood maging namamanlalaro ng Roman dahil ilang minuto na lang ang natitirang oras sa laban at hindi nila naisip na magagawa pang makabawi ng kupunan ng Shouku. At dito na nagtatapos ang chapter 84 ng High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang chapter 85 na High School League. Dahil nga sa ginawang play ni Rukawa, itong si Yohe ay muling nabuhayan at ginanahan kay Rukawa. Kaya naman, sinimula na nitong magpakitang gilas kay Rukawa at gumawa ng sunod-sunod na puntos. Ngunit, itong si Rukawa ay hindi naman nagpapatalo. Kaya naman, nagsimula na din itong magseryoso dahil na nga sa konting oras na lang ang natitira para sa kanila. Kaya naman, hindi na ito nag-aaksaya pa ng panahon at ginagawa na ang lahat upang mahabol ang score ng Roman. Sa kabilang banda naman, nang hawak na ng Roman ang bola, itong si Takeshi ay agad na ipinasa ito papunta kay Hirochi. Habang itong si Hirochi naman ay agad ding tumalo na takmang gagawa ng isang slam dunk. Ngunit, laking gulat ni Hirochi. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Rukawa sa kanyang likuran at talaga namang sinupalpal ito ng sobrang lakas na naging dahilan upang tumilapon papalayo sa kanila ang bola. At itong buong mga manonood ay talaga namang napatayo sa kanilang kinauupuan at napanganga dahil na nga sa sobrang gulat sa ginawang pagsupalpal ni Rukawa kay Hirochi. Ano? Totoo ba to? Pero paano? At saan ang galing itong si Rukawa? Paano niya nagawang supalpalin ng ganung kalakas itong si Hirochi? Grabe, sobrang nakakagulat ang ginawa ng Rukawa na to ah. Siguradong maiinis ng uso dito si Hirochi dahil sa nagawa niyong mapigilan ang binabalak na slam dunk nito. Yan ang sabi ng mga manonood. Habang itong si Hirochi naman ay nakababa na nga galing sa pagkasupalpal ni Rukawa. Sabay tumingin ng matalim kay Rukawa at nagsalita ng seryoso dito. Hoy Rukawa, hinahamon mo din ba ako katulad ng ginawa mo kay Yohe? Yan ang sabi ni Hirochi. Sa tingin mo ba hinahamon kita? Pero kung yan ang tingin mo, bakit hindi natin totohanin? Tignan natin kung sino ang mas mahusay sa atin. Kayong dalawa ni Yohe laban sa akin. Yan naman ang paghahamon na sabi ni Rukawa. Nang biglang nagsalita ng pagalit itong si Anamichi. Hoy Rukawa, masyado ka naman atang pabibo. Huwag ka nga dyang maghamon ng basta-basta lang at baka mapahiya ka. Hindi mo kakayanin yan si Hirochi. Dahil ako lamang ang makakapigil dyan. At ikaw naman Hirochi, huwag mong pansinin ang matang toothpick na yan dahil ako lamang ang iyong kalaban. Kaya naman, sa akin ka lang dapat nakafocus at hindi dyan sa matang toothpick na yan dahil wala namang ibubuga ang gunggong na yan. Yan ang inis na sabi ni Hanamichi. Habang itong si Rukawa naman ay mabilis na tumakbo papunta sa kanilang basket. Dahil na nga sa nakita nito si Fujima na nagawa na nga makuha ang bolang na supalpal nito kay Hirochi. Kaya naman, agad itong sumigaw ng malakas at tumakbo ng mabilis papunta sa kanilang basket. Fujima! Ibato mo sa kabilang court dali! Ako na ang bahalang tumapos dito! Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang itong si Fujima naman ay hindi na nag-aksaya pa ng oras. Kaya naman, agad niyang ibinato ang bola ng sobrang lakas at sobrang bilis papunta sa kanilang basket. At itong si Rukawa naman ay agad na sinundan ang bolang ibinato ni Fujima. Sabay kuha dito. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang easy layup na naging dahilan upang maibaba na nila sa 9 na puntos ang kalamangan ng Roman sa kanila. At nang nakababa na itong si Rukawa galing sa layup, agad naman itong tumingin kay Hirochi at Yohe. Sabay itinuro ulit ang kanilang score at nagsalita. 9 na puntos na lang ang lamang niyo sa amin. Ngayon, humanda na kayo Roman. Dahil hindi ko kayo hahayaan na magtagumpay na matalo kami dito. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang ikinainis ng uso nitong sila Yohe at Hirochi. Ang yabang naman ng lalaking to.
Kahit nagawa lang makapuntos, akala niya magagawa niya na din kaming matalo. Pwes, diyan ka nagkakamali, Rukawa. Dahil matatapos din ang swerte mo. Yan ang sabi ni Yohei at Orochi sa kanilang isipan. Habang itong si Mr. Smith naman ay napanganga talaga ng gusto dito kay Rukawa. Ang husay talaga ng Rukawa na to. Tunay ngang karapat dapat sa kanya ang titulo ng MVP sa Winter Cup. Napakahusay ng batang ito. Siguradong pagtungtong nito sa college, pag-aagawan nito ng mga sikat na school dahil sa angking talento nito sa paglalaro ng basketball. Yan ang sabi ni Mr. Smith. Tama ka nga dyan, Mr. Smith. Napakahusay talaga ng batang yan. Ngunit, hindi lang naman siya ang mahusay sa kupunan na ito. Dahil pati itong si Hanamichi ay napakahusay din. Lalo na kapag nagsimula na ito mag-init sa laro. Dahil halos magkapantay lang sila ni Rukawa pagdating sa mga kakayahan. Hindi nagkakalayo ang kanilang galing sa isa't isa. Kaya naman, nakatitiyak ako na pagdating nilang dalawa sa college, maraming school ang kukuha sa kanilang dalawa upang maglaro sa kanila. Yan naman ang sabi ni Coach Hansay. Habang itong si Sendo naman ay narinig ang usapan ni Coach Hansay at Mr. Smith. Kaya naman, napabulong ito sa kanyang sarili. Tama nga kayo, Coach Hansay at Mr. Smith. Napakahusay talaga nitong sila Rukawa at Hanamichi. Hindi ko makakaila na halos mas magaling na talaga sila sa akin. Nakakamanga lang talaga isipin na ang dating dinudurog ko noon ay ngayon ay nagagawa na akong pahingahin. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, mabalik na ulit tayo sa laro. At dito ay hawak na nga ng Roman ang bola. At sa pagkakataon na ito, si Yohei ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Team, relax lang tayo! 10 na puntos pa ang lamang natin sa kanila. Kaya naman, relax lang tayo. Huwag nating hayaan na makontrol ng Rukawa na yan ang larong ito. Dapat tayo lamang ang magkontrol ng momentum sa laban na ito. Kaya naman, humanda na kayong mga kasama. Dahil bibigyan natin ng laban itong si Rukawa na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Isang bangungot na tatatak sa kanyang isipan. Yan ang sabi ni Yohei. Sabay dribble ng bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Rukawa naman ay mabilis na tinao itong si Yohei. At talaga namang dinidepensahan niya ito ng gusto. Sige nga, Yohei, ipakita mo sa akin ang bangungot na sinasabi mo. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Yohei. Na yung bangungot na sinasabi mo ay matagal ko nang nalagpasan. Dahil marami na akong bangungot na ipinahiya sa laban. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay dinipensahan na itong si Yohei. Habang itong si Yohei naman ay sinimula na ding atakihin itong si Rukawa. At talaga namang ginagamitan ni Yohei ng kanyang big bang itong si Rukawa. Ngunit, hindi lang isang ordinaryong big bang ang ginagamit ni Yohei kay Rukawa. Dahil na nga sa ang big bang na ginagamit ngayon ni Yohei ay sinamahan niya pa ng kanyang Godspeed. Ngunit, laking gulat ni Yohei dahil sa nagagawa pa din siyang sabayan ni Rukawa sa offense ang ginagawa nito. Paano niya nagagawang sabayan ang ginagawa kong pag-atake? Hindi na pang ordinaryong galaw ang ginagawa ko ah. Dahil hindi na ito isang ordinaryong big bang dahil sinasamahan ko na ito ng Godspeed. Ngunit, paano niya pa din ito nagagawang depensa ng gusto? Mukhang totoo nga ang nasagap kong balita na itong si Rukawa ay may kakaibang talento na lumalabas ang kanyang tunay na galing kapag nasa oras na nagipit na sila. Yan ang sabi ni Yohei na talaga namang kinakabahan na. Habang itong si Rukawa naman ay biglang napangiti, sabay sinundot ang bola sa kamay ni Yohei at nagdagumpay naman ito sa pagsundot sa bolang hawak ni Yohei. Huli ka! Mukhang bumabagal ka na, Yohei ah! O baka naman, hanggang dito na lang yung ipinagmamalaki ng Big Bang. Yan ang sabi ni Rukawa at idrinibol na ng mabilis ang bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Yohei naman ay mabilis na nakabawi sa kanyang depensa at agad niyang hinabol itong si Rukawa. Sige Rukawa, subukan natin yung galing mo. Tignan natin kung kaya mo bang makapuntos sa depensa ko. Yan ang sigaw ni Yohei na talaga namang sobrang desperado na sa kanyang ginagawang depensa kay Rukawa. Habang itong si Rukawa naman ay biglang ngumiti ng nakaka-assert kay Yohei. Pasensya ka na Yohei, dahil sa ngayon wala akong balak na kalabanin ka. Dahil mas importante sa akin ngayon ang mahabol ang inyong score. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay no-look pass ng bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad din naman itong tumalon at tumira ng isang solid na 3. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa kay Mitsui. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang 3 sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa 6 na puntos ang kalamaan sa Roman. At itong buong tagahanga ng Shouku ay muli na namang nabuhayan ng loob. Kaya naman, todo ang sigawan na naman nila para sa kupunan ng Shouku. Ayos!
Nagawa na namang mastil ni Rukawa ang bola sa Roman. At nagawa na naman nilang makapuntos laban dito. Napakahusay niyo talaga, Shouko. Totoo nga ang balita na nagagawang makakambak ng Shouko sa laban. Sige, Shouko, ipakita niyo sa Roman na kayo ang mananalo sa laban na ito. Galingan, Shouko. Huwag kayong magpapatalo dito. Go, Shouko! 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 Yan ang sigawa ng mga taga-suporta ng Shouko na talaga namang sobrang saya. Sa kabilang banda naman, itong coach ng Roman ay napabulong na lang sa kanyang sarili habang nakatingin kay Rukawa. Malaking hadlang talaga itong si Rukawa na ito sa aming kupunan. Ano kaya ang magandang gawin upang mapigilan siya sa pag-arangkada? Kailangan magawa namin siya ng paraan bago maubusan ng oras ang aming Big Bang. Pero paano? Paano namin ito mapipigilan? Gayun na mukhang nararamdaman na ng aking mga bata ang epekto ng Big Bang sa kanilang mga binte. Yan ang sabi ng coach ng Roman sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 85 ng High School League. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.